dalawang accomplished rapid assessment tools with reflection kung saan tutulungan ko kayong panggagawa doon. Hello mga ma'am sir, welcome back to our channel, ang BE Tutorials. So dito, i-share ko sa inyo ngayon ang summarized and direct to the point na discussion ng Module 3B sa ating LDM2. It is about learning resources. So do not forget to hit the subscribe button sa mga bago sa aming channel. Bilang pag-uumpisa, meron tayong tatlong objective para sa Module 3B. Meron din tayong tatlong lesson para sa ating Module 3B kung saan ang lock sessions ay pwedeng optional. So sa Lesson 1, meron tayong dalawang activities. Sa Lesson 2, meron ulit tayong dalawang activities. And sa ating Lesson 3, meron tayong apat na activities at ang expected outputs para sa ating portfolio ay dalawang accomplished rapid assessment tools with reflection kung saan tutulungan ko kayong panggagawa doon. So, let's start. Para sa ating Lesson 1, meron tayong tatlong objectives, assess the LR needs and concern at mag-reflect on these needs and concern. And mag-gather din tayo ng mga possible solutions to resolve these LR needs and concern. So sa ating activity 1, ang ating gagamitin ay ang learning resources map. Ang ating mga sasaguting tanong ay number 1, anong resources ang dapat kailangan natin upang ma-implement ang LDM na adapted ng ating school or division? Number 2, kompleto ba ang ating learning resources? So kung hindi man kompleto, anong step ang ating gagawin para maging available ito? At kung talagang hinding-hindi, so anong options ang ating gagamitin para sa missing LRs? Number 3, anong support ang kakailanganin mo sa paggamit ng ating dalawang DepEd Sanction LR portals? So, from whom? At ang ika-apat, based sa inyong evaluation ng material, are they appropriate to the level and characteristic of learners? So, meron bang disadvantage learners pagdating sa mga materials? And anong adjustment ang ating gagawin? At agad-agad, didiscussin na natin itong activity number 1. Okay, so ito yung sinasabing learning resources map for distance learning. Ang table na to, dito sa side net or dito sa column, ito yung mga klase ng distance learning delivery modality na na-discuss natin sa module number 3A. So, kung online, modular, TV, or RBI, blended distance learning. At ito naman yung kanilang mga subcategories. So, ito yung ating mga learning areas, key stage 1, key stage 2, and key stage 3 and 4. At ang tinatanong sa atin ngayon ay ano yung mga learning resources na required. So, ito, nandito ang ating kasagutan. So, ang gagawin natin, isipin ninyo kung ano ang online distance learning or ang distance learning delivery modality ng inyong school. So, pipili kayo dito kung ang school nyo ba ay alin ang pinapatupad dito. So, kapag nakita nyo online distance learning ang school nyo, so ito ang magiging sagot. Ang learning resources required. Diba? So, ang key concepts para sa ating learning resources map ay ang presence pa rin ni teacher ay mahalaga. Siyempre naman, di ba? So, MELC's map, DepEd textbooks, and learning materials shall be used as learning resources for all distance learning delivery modes. So, when used with activity sheets and learning plans, ito ay pwedeng gawing substitute printed SLMs. So, number 3, parents learning facilitators guide ay gagamitin as subcategories of DLDM. So, ang iba pang kagamitan tulad ng textbook, LMs, and teacher-made videos, modules ay pwedeng supplement sa ating required resources for each DLDM. So, kung mapapansin ninyo, meron ditong green categories and then may blue shades. So, ang ibig sabihin daw nitong green categories, iyon yung priority
para dun sa grade level, lalo na kung nagkakakulangan or limited lang ang resources. Anong ibig sabihin? So pagdating sa online and modular, ito yung mga priority. Sa TVN RBI, ito may mga green ang priority. E sa blended learning, it means priority silang lahat. Diba? Sana all priority. Insert sad song. Ayan. And idiretso na natin. So, halimbawa, based on the map, anong resources ang gamit mo or ang kakailanganin mo? So, in my case, ang LDM na inadapt ng aking school ay modular distance learning. Kaya, ang gagamitin ko ay ang offline digital SLMs and ang offline activity sheets. So, number two, kompleto ba ang ating distance learning delivery resources? If not complete, not available, anong steps at anong option to substitute? So, my answer is, syempre, hindi naman ako sinungaling. We do not have the complete resources for distance LDM, specifically the self-learning modules. Now, I will help first to coordinate to the LR manager kung may darating ba or ano. And then, regarding this, for the worst case scenario, kailangan ko talagang mag-prepare din ng akin. Diba? So, kung magkabiglaan man, at least hindi natin mapapabayaan ng learners. Number three, anong suporta ang kailangan ko para ma-maximize ang paggamit ng LR portals? So, in advance, yung LR portals natin, yun yung DepEd Commons at yung ating LRMDS. So, basically, syempre, ang kailangan kong suporta ay yung technical know-how kung paano gumamit ng dalawa nating LR portals, bukod pa doon sa talagang gumagana ng mga devices at stable internet connection. So, from whom ako makakaasa dito pagdating sa technical know-how? Syempre, sa ating ITO. So, number four, based sa evaluation ko ng materials, appropriate pa sila sa level and characteristic ng learners? Meron bang possible na maging disadvantage learner? So, anong adjustment ang pwede kong gawin in terms of LR? So, syempre, hindi natin maaalis talagang hindi pare-pareho dahil sa individual differences. So, there might always be struggle pagdating sa mga disadvantage dahil sa iba't ibang factor. So, preventive ang ating gagawin. So, pwede nating i-utilize agad ang enrollment survey form at mag-create tayo ng student hotline para ma-assess na kaagad natin sila kung anong kanilang pangangailangan na kayang matugunan ng ating preparation tungkol sa learning resources. And yun na, tapos na tayo sa ating activity 1. So, for our activity 2, sharing tayo dito sa lock session. So, kung optional na lock session ninyo, so nasa inyo yun. So, ano yung support na pwede kong i-provide sa aking mga kasamahan at ano ang support na pwede ko nang makuha din pag mula sa kanila para sa LRs. So, ito yung ilan sa mga pwedeng suporta. Technical support, account recovery, moral support, syempre naman, di ba? Professional support for the evaluation ng LR. Alam ko kasi may mga trained talagang evaluator, di ba? So, sharing of supplementary materials. Kunyari, magkaka-grade level. Pwede kayong mag-share sa isa't isa. Magtulungan tayo. So, sharing of available activity sheets and other learning resources. So, yun ang ating activity number 2. Okay, congratulations! Tapos na tayo sa ating Module 3B Lesson 1. So, pwede na tayo mag-proceed sa ating Lesson 2. Ito naman ngayon ay about sa accessing learner resources from the DepEd portals.